Alhamdulillah mga kaibigan, mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo, insyaAllah ta'ala, mahigit isang buwan ay darating sa atin ang dakilang bisita, ang pinagpalang buwan ng Ramadan. MashaAllah. Mahigit isang buwan dahil sa first week of April, tatama o papasok ang unang Ramadan. Marahil April 2, 3, 4. Depende, pakikinggan lang natin ang anunsyo ng ating mga ulama. Tayo ay nasisiyahan. Marapat sa isang Muslim na nasa puso niya ang iman, pagmamahal sa Islam, ay nasisiyahan siya kapag narinig niyang malapit nang dumating ang buwan ng Ramadan. Nasisiyahan tayo. Hindi nagiging mabigat sa ilan ang problema sa ilang kamusliman dahil sa kakulangan ng kaalaman o di kaya kakulangan ng iman, walang pagpapahalaga. Kapag narinig niya na malapit nang dumating ang buwan ng Ramadan, hindi siya nasisiyahan. Marahil ayaw niya. Dahil sa kanyang pag-iisip, darating na naman ang buwan ng pag-uhaw, gutom at pag-uhaw. Yun lamang ang pag-unawa niya sa buwan ng Ramadan. Uhaw at gutom. Darating na naman yung buong araw, magpapakagutom tayo, magpapakauhaw. Subhanallah. Hindi niya naunawaan. Ang buwan ng Ramadan ay mausimul khairat. Bakit tayo nasisiyahan? Dahil ang buwan ng Ramadan ay mausimul khairat. Panahon na kung saan ito yung panahon na pinaparami ang mga mabubuting gawa at dinodoble ng maraming doble ang mga gantimpala ng ating mga gawa. At pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga mananampalataya, mga alipin. Nasisiyahan tayo pag dahil pagdating ng Ramadan, alhamdulillah kahit nauuhaw, nagugutom tayo, subalit nagpaparami naman tayo ng mga gawain, napaparami natin ng ating mga gawa na kung saan ginagantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ng pag-aino, may pagkahirapan, may uhaw dito. Tinitiis natin ito. Kahit dito tayo sa mundo, mahirapan. Tandaan mo sa kabilang buhay, ikaw ay magpapahinga. Kung hindi ka nagpakahirap dito sa mundo sa pagsamba, tandaan mo, magpapakahirap ka sa kabilang buhay kapag nandun ka na sa impyerno pa po, yadulillah. Magpursigin tayo dito sa mundo, kahit tayo ay mahirapan sa paggawa ng pagsamba, tiisin natin dahil dito ay sa kapakanan natin, sa kabilang buhay tayo ay magpapahinga. Kaya nga sabi niya, Ahmad ibn Hanbal, kailan tayo magpapahinga? Tinanong siya. Walang kapahingahan dito sa mundo hanggang sa maiapag natin ang ating mga paasa para iso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon lamang ang kapahingahan. Naway hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya na maabutan natin ang buwan na Ramadan. Amin.